Hi home bakers, welcome to this baking vlog. Ang gagawin po natin ngayon is Swiss meringue buttercream. So, aside sa American buttercream, which is the easiest buttercream, this is the next level. So, sa mga nagtitest the assessment or nag-aaral sa mga pastry school, so maybe ito na po talaga yung pinapagamit sa inyo. So, this is really a beneficial video for all of you. Okay? So, ganito po paano siya gawin. So, dito, gagamit na tayo ng egg whites and sugar aside dun sa butter na gagamitin natin later on. So ito, ibibahan ma rin natin. Papainitin po natin siya over sa simmering water. Okay? So dapat may simmering water na po kayo. Not boiling or else maluluto po agad yung ang inyong egg whites. So this is 4 egg whites and this is 1 cup of granulated sugar. Pagsamahin nyo lang po yan. Tapos i-whisk nyo lang ng konti bago natin ilagay dun sa ibabaw po ng simmering water. Ang purpose nito is para matunaw lang yung sugar together with the egg whites po. Okay? So later on, dapat tuloy-tuloy din yung halo natin or else maluluto po yung egg whites. So wag nating hayaang maluto po yung egg whites natin. Kapag boiling yung water, pahinaan lang po yung tubig, kailangan simmering lang po siya. Okay? So make sure na yung bowl natin ay mas malaki sa bunganga po ng ating pot para hindi siya ma-shoot sa ilalim. Okay? So ayan. So tuloy-tuloy lang tayo ng halo. Maybe it will take around 5 to 6 minutes depende po sa dami ng ginagawa nyong meringue. Okay? Make sure lang na yung mixing bowl natin ay malinis. Wala siyang traces of fat or egg yolks or else hindi po mabubuo yung meringue natin. Okay? If you want to make sure na malinis talaga yung bowl, punasan natin ng tissue na may konting vinegar or lemon po. Okay? And sa mixture na to ng sugar tsaka egg whites, pwede tayong maglagay ng konting lemon or cream of tartar, mga 1/2 teaspoon. That is para maging stabilized po yung magiging meringue po later on. Pero kung wala naman po, okay lang din naman. That is optional lang. So, it took around 5 minutes para matunaw talaga yung sugar together with the egg whites. Para ma-check po ninyo kung tunaw na or wala nang buubong sugar, kukuha kayo ng, or iaangat nyo tong inyong spatula, then yung tumutulo, i-rub nyo lang yung fingers nyo. Kung wala na kayo na-feel na granules, ibig sabihin, okay na po yung mixture nyo. So, it will take around 5 to 6 minutes po. Okay? So, kung hindi kayo sure, pwede pa natin palagpasin ng 7 to 8 minutes. As long na continuous yung mixing ninyo, kahit hindi naman mabilis, basta hindi lang matambay yung ating egg whites sa ilalim or else mamumuo po yung egg whites natin, maluluto. Okay? So, again, this is a banmari cooking method. So, ibig sabihin, this is a slowly heating of any mixture over a simmering water. So, ayan po si banmari. So, after nyan, ilalagay po natin yan dito. Transfer natin yan into a mixing bowl. Kasi inimixer natin to, classmates. Hindi pwedeng kamay lang gamitin natin to make yung ating meringue. Okay? Pwede naman hand mixer, but whisk, gamit ang kamay, hindi po natin to mabubuo. Okay? So, ilagay natin yan sa mixing bowl na sukat dun sa ating mixer. Kasi, imimix natin yan dun para mabuo po yung meringue and also to cool it down po. Okay? Always use pot holder, basahan para hindi kayo mapasok. So, dito po yan sa mixer. Ang gamit nating attachment ay whisk attachment. Pagbigyan nyo, medyo nasira yung aking whisk attachment. So, okay lang naman yan. Yan. So, ang speed natin ito ay medium speed para mabuo po yung ating meringue and also to cool it down. And later on, around after 6 minutes, na medyo nabubuo na ng konti yung meringue, pwede po natin pataasan yung speed. Okay? So, ngayon, magsimula muna tayo ng medium speed. And later on, we will get back to it po. After 8 minutes, under medium speed, ito na po yung itsura ng ating meringue. So, hindi pa po ito tapos. Okay? So, dapat ma-reach na yung stiff peak. Ibig sabihin, kapag inangat natin tong attachment, ma-hold na yung shape. Hindi po siya tutulo. Okay? This is like soft to medium peak pa lang. So, it will take around 15 minutes in total sa pag-whip nito. So, medyo matagal talaga paggawa ng Swiss meringue buttercream.
lalo na kapag ang mixer nyo ay hindi ganun ka-powerful yung kanyang speed. Kasi merong mixer na mabagal lang, kahit full speed na, meron namang mabilis talaga. So, magva-vary po yung time natin, depende po sa mixer at sa dami ng ginagawa po nating meringue. So, since medyo pa-medium peak na po siya, kapag binuksan natin to, high speed na ang gagamitin natin. So, maybe some chef or some trainer, sasabihin, i-maintain nyo lang yung medium speed up until ma-reach na yung stiff peak. That is fine. So, hindi naman po yun mali. Okay? Sa akin lang, style ko lang, after niya or kapag pa-medium peak na, hina-high speed ko na po para medyo mas mabilis po yung pagbuo ng kanyang meringue po. Okay? So, ibubuksan natin to ulit, then babalikan natin after 7 minutes para makomplete yung 15 minutes. So, after additional 7 minutes, ito na po yung itsura ng ating meringue. So, kung nakikita nyo, nag-stiff peak na po siya compare kanina na pa-medium peak lang tumutulo po. Okay? So, total of 15 minutes, 8 minutes na medium speed, then additional 7 minutes sa high speed po. Okay? So, again, dapat ito po yung consistency na hahanapin po ninyo para masabi na nag-stiff peak po yung inyong meringue. Ito natin hahaluan ng butter. Okay? So, we will continue to cool it down kasi medyo warm pa po yung gitna nito. Kapag hinaluan natin to agad ng butter, more chance or mataas yung chance na matutunaw lang yung butter dito sa meringue natin. So, ayaw natin mangyari yun. So, ipapakool pa natin to ng additional like 10 to 15 minutes. Okay? Or kung naka-aircon po kayo, for sure malamig na po ito. Pero on my area po kasi medyo mainit, di ako naka-aircon. So, mainit-init pa po ito. So, what I usually do is ini-spread ko po siya dun sa mixing bowl. Ganyan. Ini-spread ko po siya para mas mapabilis yung kanyang paglamig po. Okay? Kasi pag hinayaan natin siya sa na nakatambak lang sa ilalim, ibabaw lang yung lalamig agad. So, to para mapabilis yung paglamig niya, ginaganyan po natin siya. Okay? So, I don't suggest na ilagay ito sa ref kasi pwede pong mag-absorb siya ng water. So, hindi po yung maganda. So, hayaan nyo na siya sa room temperature po. Okay? Pero kung nagmamadali kayo, takpan nyo ng cling wrap, pwede naman pong ilagay sa ref. Ayan, so bubuksan natin to into medium speed tapos lalagyan natin ng 1 to 2 cubes. I mean cubes, mga ganito lang kalaki. 1 to 2 cubes of cold butter at a time. Huwag po lahat kasi mamumuo lang po siya doon. Hindi siya mag-incorporate agad. Okay? So buksan natin into medium speed. Gradual natin ilalagay o ubusin itong lahat ng butter. Okay? Dahan-dahan lang na yung inyong spatula, hindi mag-touch dun sa attachment. Okay? So after 2 minutes ng pag-mix using whisk attachment, naubos ko na yung butter, then medyo na-mix na siya. Na-mix na siya ng konti yan. Kung nakikita nyo, hindi siya tunaw, pero hindi pa po yan tapos. Okay? So we will continue mixing this. Pero ngayon, gamit na po yung paddle attachment for about 3 minutes, okay? Into medium speed po, okay? Natin siya i-mix ng mga around 3 minutes using this paddle attachment. Ganito na po siya. Smooth consistency na po siya, okay? Then kapag kinuha natin siya ng spatula, hindi po siya nalalaglag, okay? Okay po yung consistency niya. Umabot po siya sa stiff peak. So, dapat ganyan po yung ating Swiss meringue buttercream. So, meron tayong mga stages or magiging itsura ng Swiss meringue buttercream after natin malagyan ng butter. Okay? Maybe yung iba magiging soupy or medyo malabnow. Okay? That will happen or dapat hindi yan mangyari. Kaso, nangyayari yan minsan kapag medyo mainit pa yung inyong meringue tapos minix nyo na po ng butter or nilagyan nyo na ng butter. Okay? Medyo mako-correct pa po yun. Palamigin nyo lang po, ilagay sa ref after 1 hour tsaka nyo po i-mix ulit. Okay? Another stage na pwede nyo pagdaanin is magka-curdle yung inyong mixture. Parang napanis na gatas or napanis na cream para namumuo po. Okay? So, okay lang yun. Minsan normal po yun. Ang reason behind nun is masyadong malamig yung butter. Okay? Kaya nagka-curdle siya. Pero, ituloy-tuloy nyo lang po yung ikot or pag mimix, medyo pahinaan nyo lang yung speed para maging smooth po siya katulad nito. Okay?
try natin siyang i-pipe para ma-check natin or ma-confirm natin kung okay talaga yung consistency niya. Okay? Kasi gusto natin, hindi po siya soupy or hindi siya tumutulo. Ma-cover natin, ma-frost na maayos yung cake or malagay siya ng maayos sa ibabaw ng cupcake. So, I'm using here star tip. Nalagay ko lang siya sa piping bag. Okay? So, any design will do naman, depende po sa gusto ninyo. Okay? What we're trying to check here is yung consistency po. Kung na-hold niya yung kanyang shape. Nagtatry lang tayo ng iba-ibang design using the same piping tip. Medyo butas lang yung piping bag, so pasensya nyo na. Lalo na po sa mag-test the assessment, since ito po yung gagamitin ninyo na icing sa pag-cover ng inyong cake, may it be Swiss roll, or yung birthday cake, so it's important na okay yung consistency niya, hindi siya po tunaw. So kung makita nyo, kahit itilt natin yung ating chopping board kasi ginamit ko eh, hindi po siya masisira. Okay? It can hold its own shape po. Okay? Ayan, so kanina pala, nung tinimpla natin or in-add natin yung butter dun sa merengue, ilagyan po natin to ng 1 teaspoon na vanilla. Okay? Tapos yung butter na ginamit natin salted na, kaya di na tayo nag-add ng salt. Pwede kayong maglagay ng any other flavoring as long na hindi po masyadong marami. Mga 1 teaspoon lang po para hindi po malusaw yung ating Swiss meringue buttercream. So ito po yung ating Swiss meringue buttercream. So again, compare sa ating American buttercream, mas matagal po itong matunaw. It can hold at up to 12 hours to even 24 hours po. Depende sa temperature ng inyong environment. Okay? So I hope marami po kayo natutunan sa tinuro natin today, and see you on our next video.